Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is June 25, 2021. Kung first time nyo po sa ating channel, mga kaibigan, please click subscribe. Meron tayong subscribe button sa baba. Also, huwag nyo rin pong kakalimutan, meron pong notification bell yun sa tabi, mga kaibigan. I-click po yung notification bell para alam nyo po kung kailan po ako merong mga na-uploads or mga schedule na naka-live. Also, huwag nyo rin pong kalimutan, mga kaibigan, na i-follow ako sa aking mga social media accounts. Ayan, nandyan siya. Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. And paki-like at paki-share po itong video natin ngayon. At ang atin pong mga replay, mga kaibigan, lalong-lalo na po yung ating teleserye kagabi. Tayo po muna ay magbibigay po guys sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop kung saan kayo po ay makaka-order ng mga ganitong kagagandang mga regalo para sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya tulad po nito, sunflower and a Bluetooth speaker yata to, if I'm not mistaken. Bluetooth speaker at isang tawag dyan? Yung ano? Music box. Music box po. Hindi ko alam kung kanina ito niregalo eh. But anyway, so yan. Ayan mga ganyang klaseng regalo. Ang galing nito actually. Oh. Yan. Ang ganda nito eh. For Father's Day. Diba? Nakakatuwa. Buti pa sila. Ayan. So kung gusto niyo po magbigay ng mga ganitong kagandang regalo para sa inyong mga minamahal sa buhay, mga kaibigan, eh kontakin niyo lang po si Wonderfully Made sa kanyang Instagram account. Okay? Yan po. Sa kanya pong Instagram at Facebook account, hanapin niyo lang po ito yung @wonderfullymade.ph. Tapos i-click niyo po yung message icon. Okay? So mga kaibigan, natuloy, naklik ko yung message icon. Anyway, so mga kaibigan, kontakin nyo lang po si Wonderfully Made kapag gusto niya ng mga magagandang regalo. Alam naman natin, no, si Attorney Gadon has always been a very, very vocal critic. Okay? Very, very vocal critic of the Dilawan and the Pulahan. Okay? Sobrang expressive. Alam natin yan. At ilang beses natin siyang naringgan sa karambola ng mga maaanghang na salita, okay, laban po sa administrasyon ng mga Dilawan. Okay, at kahit kaninong Dilawan actually, he's very, paano ba to? How should I put this gently? Passionate. Okay, yun ang una pumasok sa utak ko, no, pagdating sa pagkakadescribe sa kanya, pagdating sa kanyang feelings towards the Dilawan at mga Pulahan. Okay? Pero mga kaibigan, this time, si Attorney Larry Gadon ay iba naman ang tinitira sa kanya ngayon. No? Papakita ko po sa inyo. Nakita ko po itong tweet kanina ni OG Diaz. Okay? OG Diaz na manager ni Liza Soberano. Okay? Ito po ang kanyang sinabi. Kaya nyo naman pong basahin yan. Hindi ko na lang po sasabihin. Sabi niya, madidisbar tong lawyer na to na kung makasigaw ng bobo, akala niya ikinatalino niya. Well, definitely, OG Diaz, mas matalino sa'yo si Larry Gadon. Sorry. That's a fact. The fact na meron siyang ATTY sa umpisa ng kanyang pangalan, eh, di hamak. Ibig sabihin nun, eh, mas matalino siya sa'yo, OG Diaz. Pero, ito po ang nangyayari. Kumakalat itong video na to, no, ng Richie na to. Richie na yan. At dinownload ko po yung video na yan, no, para panoorin po nating lahat. Para po alam nyo rin. Okay? Para alam nyo rin po yung nangyayari. Ito. Stage 4 lung cancer. Pero may HIV siya. Yun. Kaya yun, hindi gumaling. Ha? Confirm yun? Oo. According to my friend na kilalang kilala yung mga So, well, yung ano, hindi pa confirmed yung cause of death pero yung ano, yung fact of death is confirmed. Yun. So, Capitol Medical Center. According to the reports, dead on arrival, DOA siya. So, okay. So, yun po, no? Kaya po siya in trouble ngayon dahil po dyan sa kanyang sinabi niya yan. Ulitin po natin mga kaibigan kasi kung titignan niyo po yung reaction din ng kanyang mga kasamang host dito, eh medyo nagulat din sila.
sa mga sinabi ni Attorney Gadon. Ito ulit, basahin natin. Ah, pakinggan ulit natin, mga kaibigan. Stage 4 lung cancer. Oh, at saka pero may HIV siya. Kaya yun, hindi gumaling. Ni Trixie, oh. Ha? Confirm yun? Yun, hindi gumaling. Open mouth si Trixie. yung iba, syempre, naka-face mask, di natin nakita yung expression. O baka patay mali siya na sila sa nangyari. Confirm yun? According to my friend na kilala, kilalang kila yung mga So, well, yung ano, hindi pa confirmed yung cause of death pero yung ano, yung fact of death is confirmed. Yeah. So, Capital Medical Center. According to the reports, dead on arrival, DOA siya. So, okay. So, yun po mga kaibigan, no? Yun nangyari dyan. So, napalita po si Attorney Larry Gadon kanina sa Philippine Star. Papakita ko po sa inyo sa Philippine Star na balita. Ito po yung sinabi ng Philippine Star, mga kaibigan. Gadon risks new disbarment. Disbarment case over HIV remarks. Okay, balita po yan kanina, June 25, 2021, 3:11 p.m. Okay? Ang sabi, a support group for people living with HIV and AIDS is considering filing criminal and disbarment raps against lawyer Larry Gadon for falsely suggesting on air that the late President Benigno Aquino III had HIV. Okay? At so ito ang pangalan po ng grupo na yan ay Red Whistle. The Red Whistle ang pangalan. Ang sabi, ito po yung tweet, yung actual tweet nila, no? Ang weird lang kasi bakit, anyway. The Red Whistle strongly condemns in unequivocal terms a statement made by Attorney Larry Gadon maliciously imputing that former President Noynoy Aquino had HIV in violation of Republic Act 11166 or the Philippine HIV Policy Act. Okay? Well, nonetheless, pag-aralan pa rin natin. Ito po yung isa sinabi, no? Section 44A of RA 11166 holds that it shall be unlawful to disclose without written consent information that a person has AIDS, has undergone HIV-related tests, has HIV infection or HIV-related illnesses, or has been exposed to HIV. Ngayon mga kaibigan, I think ako lang naman to mga kaibigan, medyo mahihirapan sila dyan. Medyo mahihirapan sila dito sa actual na law na ito. Ako lang naman. Opinion ko lang naman. I'm not a lawyer, but I've studied some law. I've studied some law. And ako lang naman, no, in my, sa opinion ko bilang isang ordinaryong mamamayan na nakakaintindi at nakakabasa, mukhang mahihirapan sila dyan. Bakit? Kasi po, putahan po natin yung actual na batas. Ito po yung ginagamit nilang law. Ayan po, yan. Public Act 11166, medyo mahaba po yung title, pero in short, that's the Philippine HIV and AIDS Policy Act. Okay, so ito po yun mga kaibigan. Puntahan po natin yung kinote ni Philippine Star. Okay, section 44. Okay, ayan. Confidentiality. Okay. Mga kaibigan, kapag po kasi nagbabasa tayo ng ganito, kailangan intindihin po natin ito. Ito mga nasa ilalim, yan, yung A, B, and all of that. Intindihin po natin yan sa konteksto nitong nauna, nung definition nung section. Okay, in this case, section 44 ay tungkol po yan sa confidentiality. Okay, the confidentiality and privacy of any individual. So kahit sinong individual ba? Ang sabi po dito, any individual. Okay, tama naman, any individual. Kasama po ba doon si Pangulong Noynoy Aquino? Yes, kasi any individual eh. But, tingnan nyo po, may mga qualifiers po tayo. Ano po yung qualifiers po natin? Who has been tested for HIV? Has been exposed to HIV? Has HIV infection or HIV and AIDS related illnesses or was treated for HIV related illnesses shall be guaranteed the following acts
violate confidentiality and policy. And privacy pala. Privacy. Ngayon, mga kaibigan, ano pong ibig sabihin nito? Again, kapag babasahin po natin itong mga ganitong klase ng mga kasulatan, lahat po ng nasa ilalim ng section ay iintindihin natin in light o under or sa likod nitong nauna ng definition po ng section. So, ibig pong sabihin, mga kaibigan, magka-qualify po ba dito yung nangyari ang ginawa ni Attorney Larry Gadon dito sa batas na ito? Any individual, so kahit sino, pasok, si Noynoy Aquino, who has been tested for HIV, yan ang question. Na-testing ba siya? Na-expose ba siya sa HIV? Na meron ba siyang HIV infection or AIDS-related illnesses? Or meron, na-treat ba siya for HIV-related illnesses as well? Ngayon, mga kaibigan, para kumapit itong gustong mangyari ng The Red Whistle, kailangan po masatisfy din itong mga criteria na ito. Diba? Anong mangyayari pag ganyan? Ibig sabihin, pag may nagkaso tungkol dyan, kailangan nilang ipakita na, or kailangan nilang patunayan na si Attorney Larry Gadon ay naglabas ng impormasyon tungkol sa isang tao na na-testing, na-expose, may infection, or may nag-undergo ng treatment. Mag-undergo ng treatment or nag-undergo ng treatment. Yung sinabi po dito ni Philippine Star, mga kaibigan, Section 44A, ayan, disclosure of confidential HIV and AIDS information. Sabi, unless otherwise provided in Section 45 of this Act, it shall be unlawful to disclose without written consent information that a person has AIDS, has undergone HIV-related test, has HIV infection or HIV-related illnesses, or has been exposed to HIV. Ito po, ulitin ko po, we have to understand this, o kailangan po natin intindihin to in the context of confidentiality under Section 44. Yun po yan, mga kaibigan. So, kakapit ho ba to? Kakapit ho ba? Depende kung paano papaikutin to ng abogado ng kabilang parlor. Posible, pwede lang ihabla yan, pero paano nila ididepensa? Pagbabasihan lang ba nila yung sinabi na yon ni Larry Gadon? Okay. Pero mga kaibigan, eto naman, dahil nasa media nangyari yun, no? Media disclosure, dito po siya lalabas. It shall be unlawful for any editor, publisher, reporter, columnist in case of printed materials or any announcer, producer in case of television or radio broadcasting or any producer or director of films in case of the movie industry or any other individual or organization in case of social media to disclose the name, picture, or any information that would reasonably identify persons living with HIV and AIDS or any confidential HIV and AIDS information without prior written consent. So, ibig sabihin, mga kaibigan, bawal po rin itong ilabas kung ang taong ito ay pumasok na sa kategorya ng na-testing, na-expose, na mayroong HIV infection at nag-undergo na ng treatment. Ngayon, ang question po, mga kaibigan, is did Pinoy undergo all of these things? Siya po ba ay na-testing? Siya po ba ay na-expose? Siya po ba ay meron? At siya po ba ay meron treatment? Hindi po natin alam. Hindi pa po natin alam yan, mga kaibigan. Ngayon, ito po, kung ako po ay medyo dilawan mag-isip, hindi ko po ito gagamitin. Hindi po ito ang gagamitin ko. Siguro, idadagdag ko lang to, no? Pero hindi ito yung main case ko. Ang main case ko will be yung libel. Pero, for libel to happen, hindi pwedeng ibang tao ang maghabla niyan. Ang pwede lang maghabla niyan
ay yung sinabihan ng masamang bagay tulad ng kay Wilfredo King na nabing biktima ni Rappler. Yun, siya mismo naging biktima ng libel. Pwede yun. Or, yung pamilya ng naiwan ng taong nilibel. Ngayon, sa libel, posible ho ba? Posible. Pero pa rin. Mga kaibigan, kinover po kasi ni Attorney Larry Gadon yung kanyang basis. Ang sinabi po niya ay hearsay. Balikan po natin yung sinabi ni Attorney Gadon. Ha? Painggan po nating maigi yung kanyang sinabi. Stage 4 lung cancer. Oh, at saka pero may HIV siya. Pero may HIV. Kaya yung hindi gumaling. Kaya hindi gumaling. Ha? May confirm 'yun? Oo. According to my friend na kilalang kilala yung mga 'yun. Ang sinabi niya, confirmed 'yan according to my friend na kilalang kilala yung family. Covered siya nun. Ibig sabihin, ito ay hearsay lamang. Ngayon, papasok ba to sa libel? Depende ulit kung paano papaikutin niya ng abogado nung kabila. Pero mga kaibigan, para mangyari yun, kailangan uli ilabas ang impormasyon kung si Pinoy ba ay nag-testing o hindi. Siya ba ay under treatment o hindi? Nag-positive ba siya sa testing o hindi? So mga kaibigan, kapag i-purpose nila tong kaso na to, ang ending nito, eh si Noynoy ang masisira. Sabi ni Teacher Jeff, pero may certain protection ng mga reporters, diba? Kaya nga ang hirap makasuhan at matalo mga broadcasters. Not necessarily. Mga broadcasters po ay covered pa rin po ng libel. Malicious imputation of fault. Kaya marami rin, tinan nyo si Maria Ressa, na-convict siya sa libel. Kasi, pinresenta niya, yung tungkol kay Wilfredo King, pinresenta niya to as fact. As in, totoong nangyari. Yun yung sinabi ni Crappler. Kaya siya natalo kasi hindi pala totoong nangyari yun. Ngayon, itong ka-attorney Larry Gadon, sinabi nga niya, oo, malisyoso ba yung kanyang sinabi? Opo, malisyoso po yun. Pasensya na po sa mga fans ni attorney Larry Gadon. Pero totoo po yun, malisyoso po yung sinabi ni attorney Larry Gadon. Pero, kinlaim po ba niya ito na fact? Kinlaim po ba niya ito na true? Yes, according to another source. According to another source. So mga kaibigan, ang lalabas po dyan ay hearsay lamang ito. At best, slander? Slander ang pwedeng maikaso kay Attorney Larry Gadon. That's it. And civil case lang yata ang slander if I'm not mistaken. I have to review. Matagal na akong di nagbabasa ng RPC. Pero if slander, pwede. Pero again, para mapatunayan na mali ang sinasabi ni Attorney Larry Gadon, kailangan maglabas ng medical records ng pamilya ng mga Aquino. And I don't think they will unless kung may tinatago talaga sila, I don't think they will take the risk. Or I don't think they will even take the risk kahit hindi naman ito totoo dahil bibigyan lang nila ng media mileage yung sinabi ni Attorney Larry Gadon at ayaw nila yung patagalin. Kumbaga sa mga issue, kung hanggat pwede mong patahimikin to, patatahimikin mo na lang. Unless magwala si Chris Aquino, yun na naman pagkakuha na naman kabubuhan ng gagawin ni Chris Aquino, yun, pwede rin mangyari yun. But regardless, alam nyo mga kaibigan, no? Ako po I personally know of people who are friends of mine na may ganyang condition. May ganyang infection pala. And it's true na we have to protect them. Kailangan po nating protektahan ng kanilang imahe, kailangan po nating protektahan ng kanilang pagkatao. Bakit po? Kasi ito pong HIV is very, 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 very discriminating. Okay? Dahil hanggang ngayon po, no, unfortunately sa Pilipinas, mali pa rin po ang ating perspective pagdating sa
HIV and AIDS na akala natin makukuha lang natin yan sa pagbahing, whatever, parang virus, parang COVID, what have you. At marami pa rin pong mga tao nawawalan ng oportunidad magtrabaho, nawawalan ng oportunidad na magka kumita, ayan, dahil po sa sakit na to. And yun, nire-reject ng pamilya dahil po rin sa sakit na ito. And I don't think any statement, kaya po para sa akin medyo off po yung ginawa ni Atty. Larry Gadon. Although I respect him as a co-loyalista, okay, pero hindi ko po siya kayang suportahan dun sa ginawa niya na yun. Kung totoo man or hindi, I guess it's best na hindi na lang niya sinabi. Sana. That's medyo sumablay tayo doon yung kampo natin yun. But that's fine. I'm just saying, yung kaso nito, hindi uusad yan. Malabong umusad yan gusto mangyari nitong mga grupo na to. Kailangan ikutan nila to. Itong sinasabi nila, yung Code of Professional Responsibility para sa mga abogado, Rule 1.01 ng Code of Professional Responsibility ng mga abogado shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conduct. Ngayon, mga kaibigan, kailangan ho nilang patunayan ho lahat yan. Is it unlawful? Kung unlawful yung ginawa niya, ano yung mga na-break niya na batas? Kung dishonest, ano yung mga dishonest na nagawa niya? Immoral, ano yung kategorya ng mga immoral na yan? Deceitful, ano kaya yung kategorya ng mga yan? Mahihirapan po sila dyan, mga kaibigan, kasi hindi po ito kasing cut and dry tulad ng ginawa ni Chel Jokno. Baka lang nakakalimutan natin, mga kaibigan, na may atraso din si Chel Jokno na pinalampas. Disbarable yun, mga kaibigan, pero pinalampas. Balikan po natin ang ating kasaysayan. Balikan po natin ang ating history. Okay? Ito, mga kaibigan. Noong 2019, July 2019, mga kaibigan. July 2019 po, mga kaibigan. Nagbalita po si CNN, no? CNN Philippines. Sabi po niya, parties agree to junk writ of kalikasan case on West Philippine Sea. Sabi po ng Solicitor General. Maraming pong salamat, Sarah Jenica Toribio. Good evening, everyone. Shout out kay Dito. Solid pa rin ang signal kahit nasa CR. Hindi siya laggardish. Enjoyin niyo po yung pagsi-CR niyo, Sarah Jenica Toribio. Maraming pong salamat sa inyong super chat. Okay, going back. Ayan. Yung writ of kalikasan po, ano po nangyari dito, mga kaibigan? Apparently, ito pong si Chel Jokno, nagsampa ng kaso. Nagsampa ng kaso laban sa ating gobyerno na ang tinatawag po ay a petition for writ of kalikasan. Ang ginawa po niya ay humingi. Siya po, hindi lang po siya, mga kaibigan. Kasama po niya ang Integrated Bar of the Philippines. Nantindi, di ba? Yung organisasyon ng lahat ng mga abogado sa buong Pilipinas kasama ni Chel Jokno. Anong ginawa nila, mga kaibigan? Ang ginawa po nila ay nagpunta po sila sa Palawan, nagpunta sa mga mangingisda sa Palawan at nagpapirma ng isang petisyon na sinasabi na nagyereklamo sila sa gobyerno dahil nasisira daw ang karagatan ng West Philippine Sea, nauubos daw ang mga isda, hindi raw sila makapangisda, etc., etc. Ngayon, mga kaibigan, a few weeks later, habang nasa gitna ng hearing, nagsalita po si Soljen Kalida. Ang sabi po niya, Solicitors General Jose Kalida during the oral arguments for the case claimed that the camps of both petitioners and respondents have agreed to dismiss the writ of kalikasan plea. Sinabi raw po ng mga mangingisda na hindi na namin itutuloy yung kaso. Okay, bakit? This comes after Kalida revealed that 19 fishermen
supposedly withdrew their signatures and denied that they were part of the plea filed against the government. Ibig sabihin, mga kaibigan, ito pong si Chel Jokno at ang mga miyembro ng Integrated Bar of the Philippines ay nagpapirma sa ating mga mangingisda nang hindi nila alam ang kanilang pinipirmahan. Kung babalikan ko po, ang Code of Professional Responsibility ng ating mga abogado, yan po ay papasok sa dishonest at deceitful conduct. Pati unlawful actually. Yung po yung nangyari dyan, mga kaibigan. Kasi si Chel Jokno po yan, ha? Yung punong abalas sa Free Legal Assistance Group, si Flag, at ng IBP, Integrated Bar of the Philippines, ang punong organisasyon ng mga abogado sa Pilipinas. Yan, dalawa pong na yan. Ang sabi ng mga mangingisda sa Palawan, wala kaming alam dito at hindi namin suportado ang inihaing petisyon. Sabi yan sa affidavit ng mga taga Palawan. Sabi pa raw ng isang mangingisda, isang malaking panlilinlang ito at paggamit lamang sa aming asosasyon. Pinapatunayan namin na wala kaming kinalaman sa naturang petisyon laban sa anumang ahensya ng gobyerno. Sabi po ni Soljan Kalida, these statements show deception, Your Honors. As for petitioner IBP, they did not even allege what capacity it is suing or what injury it has sustained. Sabi po ni Kalida. Sabi pa niya, they bastardized the lofty ideals of IBP when they used it as a battering ram to take down the Duterte administration. One thing's for sure, Your Honor, they won't get away with impunity. For these defects alone, the petition must be dismissed. So na-dismiss po talaga yan. Bakit? Kasi umurong. Umurong na si Jokno tsaka yung IBP. Inurong na nila yung kaso. Okay, so na-dismiss po talaga yan. Ito po. Inurong po nila yan. So yan po yung nangyari. Ngayon mga kaibigan, nagkaroon po ng kaso diyan. Pinagbantaan po no ni Soljan Kalida. Actually hindi pinagbantaan pala. Kinasuhan talaga ni Soljan Kalida. Si IBP, si Integrated Bar of the Philippines at si Chel Jokno ng disbarment. Ay kung sino man yung puno ng IBP. Kinasuhan po niya talaga yan ng disbarment. Okay? Ngayon mga kaibigan, ano pong nangyari diyan? Okay. Mga kaibigan, ito po lihitimo po itong panloloko. Lihitimo po itong pagsisinungaling. Lihitimo po itong pagmamanipula ng ebidensya sa korte. Kaya mga kaibigan, kung yun lamang po ang pagbabasihan natin, disbarable offense yun. Dapat po matagal na silang hindi abogado. Ano po ang nangyari mga kaibigan? Basahin natin kung ano nangyari. Supreme Court spares IBP Jokno in West Philippine Sea case mess. Yun po ang sinabi ng Korte Suprema. Ito po yung report ni Crapler. Kinuha natin kay Crapler. Siyempre, kampi talaga siya sa mga dilawan. Kaya dyan po natin kinuha yung balita na yan. Okay? So, ano po ang nangyari? Short of serious sanctions that Solicitor General Jose Kalida wanted, the Supreme Court merely warned the Integrated Bar of the Philippines and human rights lawyer Chel Jokno over the pulling out of a writ of kalikasan case against the Duterte government. The NBank voted 15-0 to issue this warning to the IBP and Jokno, who had to withdraw the petition after some of their fisher folk disowned it. Okay? So yan po yung nangyari. Warning lang pala ang makukuha. Counsels for petitioners were sternly warned that the commission of the same or similar infractions in the future would be dealt with more severely. Ang bait naman ng ating Korte Suprema, no?
Ay, nako. Sino po ang nag-warning lamang sa kanila? Kapakita ko sa inyo. Yan ang impunity, mga kaibigan. Imagine, nag-manufacture ng ebidensya, niloko ang mga magsasak, ang mga mangingisda, naghain sa korte ng isang peking kaso, ang nakuha lang nila, warning. Sino naghatol? Marvick Leonin. Yan ang impunity. Yan ang impunity, mga kaibigan. Wala nang mas... wala nang mas maganda example ng impunity kaysa dyan. Imagine, may kasalanan ka talaga. Alam na may kasalanan. Napatunayan na may kasalanan ka. Pero ang hinatol sa'yo, warning lang. Pinalo ka lang sa kamay. Disbarable offense yun, mga kaibigan. Ha? E yun ang lihito mong disbarable offense. Oh. Tinde. Ay, nawa. Ganun, yun ang matindi, mga kaibigan. Ganyan tumrabaho ang mga dilawan. Ang tindi, di ba? Ang tindi, ganyan tumrabaho ang mga dilawan. Yung totoong may kasalanan, yung totoong mayroong problema, ay, absuelto natin yan. Absuelto natin yan. Mamaya makakita pa tayo ng maraming example sa buhay ni Noynoy Aquino. Ngayon siguro pwede ko na siyang tawagin panot, no? Kasi, anyway. Kay panot, ilang beses na dismiss ang mga kaso niya. Kahit alam natin meron siyang involvement. Magaling. Matindi, di ba? Matindi. Sa dilawan lang daw may istisya. Sabi ni Ivan Mamar. Ay nako. Pero mga kaibigan, so, in reaction po dun sa ginawa ni Attorney Larry Gadon, siguro nabigla lang din siya. I'll give him the benefit of the doubt. Siguro nabigla lang din siya sa nararamdaman niya kaya siya nakapag-blurt out ng gano'n. No? I'll give him the benefit of the doubt. Although alam naman natin na solid loyalista yan si Attorney Larry Gadon. Pero ako, mga kaibigan, no? I wish he'd done better. Ako lang naman yun. I wish na he was more sensitive na lang siguro sa sitwasyon. I don't know. I still support him. Diba? I still support him as a fellow loyalista. Pero, yun lang. Siguro, medyo kailangan natin ayusin yung parte na yan. Yun lang. Yun lang naman. Pero, yeah. Much respect to Attorney Larry Gadon. Pagdating po dun sa, ano, sa kaso ni Red Whistle, tsaka may isa pang grupo, if I'm not mistaken, si... I forget yung pangalan ng isang grupo. Dalawa yan eh. Dalawa yan. Meron pang isang grupo na maghahabla din daw sa kay Attorney Larry Gadon. Pero, kung ikakaso nila ay yung RA 1116-0, 16-6. 11... Wait lang ha, para sigurado ako. 11-16-6. O yung Philippine HIV and AIDS Policy Act. Medyo mahihirapan po sila dyan. Kasi kailangan din maglabas ni ng kabilang partido ng kanilang ebidensya laban kay Larry Gadon. Ngayon ang konteksto po kasi nitong 11-16-6 napapaloob lang 'yan sa mga tao na testing mga positive, mga may treatment
At ayun, yung mga ganong klaseng mga individual. Yung comment niya, it's a mindless comment na narinig niya from someone else. So, hearsay as far as libel and this is concerned. Medyo hearsay lang siya. Mahirapan kumapit. Hindi ko alam kung anong pwede lang yung kaso. Siguro slander at best. Slander. Pero ito, malabo. Malabo. Tsaka malabo ma-disbar si Attorney Gadon. Ito nga sila Chel Joke na manlulokong sobra eh na hindi na-disbar eh. Winarningan lang si Attorney Gadon pa kaya. Di ba? Hanggang dyan na lang po muna tayo sa ating live for today. Maraming maraming pong salamat sa mga 1,700 po na nanonood ngayong gabi. It's a pleasure that I always see you or I always see your name okay, sa ating chat room or I always you always tune in. No? It's an honor for me po mga kaibigan na kayo po yung natutune in sa ating live. At huwag niyo po kakalimutan mga kaibigan na i-like, share and subscribe po ang ating mga ating channel. Pakishare po yung ating mga videos mga kaibigan. Lalo-lalo na po yung mga replay dahil napakalaking tulong po niyan sa pagkalat po ng ating channel sa mga kaibigan nyo, sa mga kamag-anak, katrabaho, etc. etc. Also mga kaibigan, pa-follow din po ako sa aking mga social media accounts. Ayan. Mayroon Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and BigKiss. Pahanap na lang po ako using Coach Jarrett sa inyo pong search bar. Okay, so mga kaibigan, I would like to greet you a happy, happy weekend. Sa mga kaibigan po natin nasa abroad, isang araw na lang, weekend na kayo. Just bear the day, alright? And God bless your day sa mga nasa Pilipinas naman po. Enjoy your morning tomorrow. Enjoy your break. God bless your rest. At sa, for everyone, okay, I would like to see you again on Monday, 11 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye everyone. See you all on Monday.